tayo ngayon sa farm ng Ebola Brothers Gaming Game Farm. So ang gagawin po namin ngayon, magpapasalamat muna tayo sa Ebola Brothers na pinayagan tayong makapag-vlog ng hands-on item natin ng Onitsuka Tiger. So ito po yun. So ang gagawin po natin is recently kasi may mga nagtanong sa amin na mga clients namin sa kay Vender kung ano po ba yung pagkakaiba ng mga Mexico 66 na mga model. So ito po yung sample, apat na sample na pinili namin. So ang una pong nagtanong, ano yung pagkakaiba, yung price po ng mga sapatos, at higit sa lahat yung sole ng bawat sapatos. Yung po yung madalas na itinatanong ng mga client ng kay Vender. At ang huli, ang tinanong nila is i-recall ko na lang ako. So ito po yung slip-on. Ayan, ito po, gusto ko. Mexico 66 na slip-on. Ito naman po ang Mexico 66 na standard na design nila. Yung regular lang na design. Ito naman po ang Mexico 66 na Super Deluxe or SD. Ito naman po ang Mexico 66 na Nippon made, or Mexico ang tawag nila, Mexico 66 na Deluxe. So ito po. Okay, so sa mga nagtanong po pala sa amin na madalas ano, itong Mexico slip-on na Mexico 66, ito po yung floor. Yan, ito po yung harap, side, ito po yung yan, saka sole. Yan. Halawa, ito po yung SD, regular Mexico na design na Mexico 66 po. Side. Yan. Yan yung sole. Naman po ang SD natin. Side. So. Oh, ay, likod. Hindi pa natin nag-check yung likod. Ito naman po ang Nippon made na Deluxe. Yan. First time OT buyers namin ng kay Vender, ang lagi nilang tinatanong kung ano ba yung pagkakaiba ng Mexico 66 na design. So meron pa tayong tatawag na slip-on, tsaka yung standard lang na Mexico 66 na yung regular na design, yung SD, at tsaka yung Nippon made na SD din, no? So ito yung pagkakaiba niya. Yung slip-on kasi, ito yung wala siyang lace, half lang po yung, so almost po 2 holes or 2-3 holes lang po yung natitira, pero nakatahi siya banda. Yan, nakita niyo po, nakatahi siya. Nakatahi po siyang banda riyan. So usually po mga 2 to 3 holes lang po yan. So may nagtanong din po sa amin kung pwede ba daw lagyan ng lace yung slip-on. So sa base po sa nakikita nyo, hindi na po siya pwede ano, kasi almost 2 to 3 holes na lang po yung available na slot niya. So pangit naman po kung lalagyan natin ng lace po itong ano,
itong design na slip-on. So, ang design nito is for salpak lang po talaga ng paa. So, ito po yun. So, ito. So, lahat po ng ano, no, ng Mexico na design na ito is meron po siyang tinatawag na tang. So, lahat po yan may tang. Ito yung tang na tinatawag nila. So, halos lahat ng design ng Mexico 66 na tang is leather po. Gawa po siya sa leather. So, yan. Ito po. Almost leather po yan gawa. So, ito naman, ang pagkagawa nito is parang sa fabric na usually sa mga pantalon natin. Parang ganun yung design niya. Fabric. So, ito naman, sa mga Mexico 66 na standard design, leather siya, no? At saka leather and fabric leather lang po. So, ito yung sinasabi nilang leather area na to. Leather. So, the rest po is, ano ba yung ano niya? Ayun, leather lang po. Yata. So, ito naman, leather din po yung Mexico 66 dati na Super Deluxe, pero tingnan nyo naman po yung pagkagawa, talagang napakaganda compare po sa standard na Mexico 66 na design. So kita nyo yung pagkakaiba, no? So isa lang po, dalawa lang po to sa mga samples, pero nakita nyo agad kung anong pagkakaiba nilang dalawa sa standard at saka yung Super Deluxe. So ito naman po tayo, ang nipon ni. So, ang nipon made na napili namin, no, Hanson namin, wala siyang tang. Pero regular, sa mga regular na sapatos na nipon, meron po talaga yan. So, isa lang po sa mga design na ito na walang tang. So, ito yung unique niya sa sapatos na ito. Wala siyang tang. Pero, yung iba naman po meron. So, ito yung, so sa mga first time buyer ng OT, ano, so, ito po yung pagkakaiba ng Mexico na Super Deluxe at ang yung nipon made na deluxe lang. So, ito po. Ayan. Yung sole. Ayan. Kita nyo naman po kung paano. Ayan. Okay. So, sa pagkakaiba po nila, no, sa mga Mexico 66 na ito, no, sa tatlong ito, yung syempre, yung lace ng itong design kasi napili namin, isa manipis yung lace niya, no, Super Deluxe na Mexico 66 yan. Manipis siya compare sa regular lang na Mexico 66 na regular design. So ito po yung lace niya, titingnan niyo po. Saka ito rin ng nipon made. So iba din po yung pagkakaano niya, no, yung lace niya. Pero kung mapapansin niyo, no, ito kasing nipon made, talagang pure leather po kasi lahat ng napansin namin mga nipon made na Mexico 66 is usually po leather po talaga, genuine leather po talaga. Wala, normally wala silang hinahalong ibang gawang na leather, usually genuine talaga nila ginagamit sa Mexico 66. Ayan po. So ayun, so makikita niyo po yung pagkakaiba nila, no. So, sa mga first time, ulitin po namin, sa mga first time buyer po ng OT, mga OT na mga sapatos, lalo na yung mga Mexico 66 natin, ito po yung pagkakaiba niya. Slip-on, yung po, talagang wala siyang, ang pagkakaiba lang po is wala siyang lace. Ayan, slip-on na slip-on. Salpak lang po talaga ng paa yan. Slide. Ito naman, regular na Mexico 66, ito po yung designs niya. At saka sa Super Deluxe, ito po. At saka yung nipon. So, okay. Ano namin, slip-on. Ito po yung tinatawag namin best buy po ng kay Vender. Talagang marami po nagkagusto nito. Kasi kung i-ahihin nyo kasi sa mga nakapantalon kayo, ano, maka jeans lang, bagay na bagay po talaga. Kasi talagang tela po yung ano niya, talagang fabric na siya. Namabagay po siya sa lahat ng jeans na pwede niyong gamitin. So, ito yung best buy po ng Kay Vender. So, yun po. So, ito na po yung sa mga nagtanong, ano, siguro hopefully nasagot namin yung mga katanungan niyo. So, kung ano yung pagkakaiba sa mga Mexico 66 na mga sa
sa mga ibang designs niya. So, ito lang po yung napili namin. Una. So, meron po kayong ibang gustong i-vlog, comment lang po kayo sa page namin or sa or pag-DM lang po kayo sa amin. Meron po kayong mga katanungan or pag-i-check, pwede rin po kami. So, ayun po. So, maraming salamat po.